Hello there, Mark here. In this video, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa exception handling. Exception means any event na nagdi-disrupt ng normal flow ng isang program. So, makikita nyo siya sa gayong example. Say for example, pina-enter ko si user ng kanyang age. So, need natin ng scanner. Mag-a-ask tayo ng input. New scanner system.in. Okay, so syempre, when you ask a user to input a number, need mo ng prompt. So enter age. And of course, need mo ng variable to save the information. In age is equal to saan manggagaling yung input natin sa scanner. Dot next in. Int kasi, int yung ating age. So, let's display the age. Age is, thanks, age. Ganyan yung tama, no? Try natin kung gagana. Okay, try natin na, let's say, 16. Age is 16. So, yun yung normal flow. What if namali ako? I-run ko ulit. Enter age. Pero ginawa ko is 16. Okay, so ito yung tinatawag natin na exception. Exception in thread main java.util. Input mismatch exception. Nag-throw siya ng ganitong klaseng exception kasi ang ina-expect niyang data type is integer. Or ang ina-expect niyang input is of type na integer. Let's say 16 na number, 16. Pero ang in-enter ko is 16 na word. So syempre, hindi niya kayang i-save yung word na 16 sa data sa variable na age which is of data type na int. So paano natin ma-handle yung ganitong klaseng mga scenario? Gagamit tayo ng try catch. So try and catch. Sa loob ng catch, ilagay natin yung itong input mismatch exception sa ito, loob ng open and close parentheses, input mismatch exception, E. Usually E to denote exception. So, anong mangyayari dito is if nakarinig siya or naka-encounter siya ng input mismatch and exception, ika-catch nyo yun, tapos ito yung gagawin niya. So, parang pwede ka maglagay dito ng error message. Sabi mo, bokos ka. Number dapat. Yan. Yun yung pwede mo ibalik sa user para, ano niya, magets niya yung error. So, try natin. Ito naman is ilalagay natin dapat sa loob ng try. So, are you seeing the structure? So, yung mga pinagagawa natin kanina, nilagay natin sa try. So, parang sa, ang ibig sabihin nito is, try lang muna kung mag-e-error or not. Kung hindi mag-e-error, di okay. Kung mag-e-error, dapat ano, makatch siya dito. At dapat specific na exception lang yung makuha niya. So, try natin para mag-gets. Enter age. Ulitin ko lang ulit yung ginawa ko kanina, 16. Okay. So, yan yung exception handling. Imbes na ipakita sa iyo yung mga pula-pula na error message kanina, na-handle natin siya sa part na ito, na-catch natin yung input mismatch exception dito sa catch na part at binigyan natin si user ng mas defined na message for him or her to magets na ay mali pala yung ginawa ko. So try naman natin na tama. Run ko lang ulit. Enter age 16. So age is 16. Mag-perform lang siya normally kung tama. So
yun, as you can see, ang exception handling is ginagamitan ng try-catch na structure, wherein sa try, ilalagay mo dito yung action na kailangan niya i-perform, and sa catch is parang, ano siya, taga-catch ng mga errors or taga-catch ng mga exceptions, tapos kung ano yung gagawin niya once na may na-catch siyang exceptions. So, that's all in this video. I hope na-gets ninyo yung error, ay, yung ano, exception handling. And thank you for watching. Have a nice day. Bye.